And so yun, hey guys, welcome back to my channel. So now, so nagustuhan niyo ba yung pangalawang video ko? Sana nagustuhan niyo. So, yun, mabuhay. Nasa'yo, watashi wa ako si Giselle BC. So ngayon, ang gagawin natin for this video is magkagawa tayo ng pizza for Father's Day. So happy Father's Day po sa'yo lahat. And happy Father's Day din po kay Papa, kay Tito, kay Itlon, kay Kuya. So happy birthday po sa'yo. Happy Father's Day po sa inyo na. So, let's start na po. So, ang una po muna pagkakalit is mag-mise en place. So, nakikita niyo po. So, una, bago ko magluto, nakalangan mo muna magayos. So, nakaipit ako ng buhok para hindi ano. Tapos, check mo din yung nails kung malinis. So, ganun. And apron. Hindi ako mag-apron. So, yan. Magkano na tayo, mag-mix and plus muna tayo. Nilagay ko po dyan, or i-flash po ko na ba yung mix and plus. Pero, sa amin, ngayon sabihin ko lang po, hindi akong professional baker. Nag-aaral ako mga, sa ano na yung specialization namin. So, yun. So, ano ba yung mix and plus? So, as I remember, ang mix and plus means everything in its place. So, ano, kailangan, bago ko magsimula, kailangan muna ayusin lahat ng ingredients mo. So, kailangan, naka-chop na lahat, ayos na lahat. So, yun na. So, let's go back to the mise en place preparation in 3, 2, 1, 2. So, as you can see, so, ayan po. So, papakita ko na lang sa inyo mamaya, yung, or ipa-flash ko na lang dyan kung paano ko binawa yung dough. So, ito po yung dough pinagpatungan ko ng maling light. So, yun yung ring. So, sana po. So, yun, napapakita ko lang yung ingredients natin ngayon. So, para sa aking pizza po, pizza po na lang mahanap ko sa bahay na yan. So, yun, meron tayong kangkong. So, yun. Iba, nilalagay nila yan sa ano. Inilalagay nila sa iba yung spinach. So, mag-water spinach tayo ngayon. Kamatis, talong, sili, and green beans. Di ba ang weird? Tapos may ano tayo dyan, branch na ano, cauliflower flower pala. So, hindi na ako magagawa ng so instanta lang yung ano, inano ko, gamitin ko. Naka-stack na ito sa bahay, kaya lang na gamitin. So, ito siya instant para less hassle. And of course, cheese! So, yan, para makatipid, bili tayo ng mas mura. Di ba? So, yan. Let's start. So,
So, hey guys, magagawa tayo ng dough para sa ating pizza. So, nakapag-measure na ako ng 3-in-1 cup of flour. Tapos, 1 and 1/4 cup of water. 3 tablespoon of oil. And 3, ano yan? Salt, ilan ba yung salt niya? Ano yan? 1/3 teaspoon of salt. Tapos, 1 teaspoon of sugar. So, may yeast. Hindi ko muna siya binuksan. So, mag-measure ako ng 1 teaspoon. So, measure ko lang. So, yun po. Nalagay ko na yung yeast. Tinapon ko siya para hindi siya magsumiya. So, yun. Ang napag-decision ko na lang po. Ilagay ko na lang lahat ng dry ingredients. So, yan. Ito yung salt. Okay, nakala na sila. And sugar. Yan. So, ito sabi niya. So, yun. Lalagay na natin yung canola oil. So, kahit on, ano oil ito. So, and next, nalagay na natin yung water. Well, konti-konti lang. Mo siya pag yung sa ginagawa ko kuha kayo ng maliit na piece and then ano i-stretch out niya siya so dapat parang magiging bouncy siya. Punch ng bronze na. Thank you.
So guys, ito na po siya, hindi pa siya po finished product. So stay tuned. So gagawin ko lang yung iba. So, see you. So yun po, luto na siya. So yun, guys. Tapos na ako magluto ng pizza. At ito na lang yung natira. So yun, papatikin ko kay Papa. Ilalagay ko na lang dyan. So thank you for watching. So if you will, nagustuhan nyo tong video na to. Ano ba? So sana magawa nyo to. Kung ano. And stay tuned for more videos.